sinabi, no, balentong king itong si PBBM. Walang isang salita. At kaya nga minsan, nagtataka ako, baka nga wala rin sa tamang pag-iisip itong presidente natin. Dahil kakaiba talaga ang ginagawa niya doon sa mga kanyang pinangako. At parang hindi niya nakikita yung basic na walang mabuting maidudulot ang gera. Kapag lumabas yung pulbronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na pupwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ang mga Pilipino, aminin na. Aminin na kasi! Ayan po mga kaibigan, si Attorney Harry Roque po. Napakaganda po ng topic natin ngayon, guys. Dahil ito po, dapat kasi aminin na para matapos na yung polvoronic video na yan. Ha? At ito po, no? Kuting! Balentong King! Naku, mahilig bumalentong? Bakit mahilig bumalentong tong kuting na to, ha? Sa bagay, mga kuting, guys, mahilig bumalentong yan, eh. Di ba? Mahilig mag-serko-serko. O, ayan. Sana po, no? Sana po, mga kaibigan, talagang tapusin na yung polvoronic video na yan para para mabigyan ng solusyon lahat itong mga problema natin. Dahil ang mga tao po, talagang ano na po tayo, no? Parang bitin na bitin na, hindi lang bitin, eh. Talagang atat na po lahat na magkaalaman na, at dapat po aminin na talaga kung ano ba talaga. O, di ba? Kasi nga, sabi nga ni Attorney Aaron, okay, pwede naman yan, eh. Eh, kung gumagamit siya dati, o, gumagamit naman talaga siya, di ba? Marami namang nagsasabi niyan, hindi lang naman tayo. Marami din namang mga nag-expose niyan. Yung mga senador talaga, di ba? O, yung mga dating mga senador, talagang kinikwento talaga nila na gumagamit talaga itong si Kuting na to. Kasi syempre, guys, ano yan, eh? Alam nyo na, di ba? Mga spoiled yan, eh. So, ang tanong na lang, mga kaibigan, kung itong present ba, itong kasalukuyan, no, itong pagiging ano niya nasa administrasyon, gumagamit ba siya? Yun kasi ang pinaka-question diyan, guys, eh. Kaya 'di ba nagre-request po ng test? Kasi yung test lang ang makapagsabi, guys, at makapag-verify na siya po ay talagang wala, no, hindi siya gumagamit, hindi siya under the influence. Kasi pag under the influence ka, sabi nga ni Attorney Harry Roque, ay talagang babalentong ka, mga kaibigan. Oy, meron tayong breaking news, ha? Etong si Trililing, nilampaso po ni Roque, mga kaibigan. Talagang, wala talagang pagbabago itong Trililing na to. Ha? Holy Week na Holy... Natapos na yung Holy Week, ganun pa rin si Trililing, mga kaibigan. Talagang, meron pa rin siya pagka-Trililing. Sa bagay, kaya nga tinawag si Trililing, you know? At ito, ha, meron tayong good news, mga kaibigan. Ka-Eric at si Dr. Lorraine Badoy, balik na po sa MS, balik na po sa kanilang programa, guys, no? Mamaya po matutunghayan natin 'yan, no? Pakinggan po natin ang kanilang mga paliwanag patungkol po sa usapin ng West Philippine Sea. At gusto po ng gera, mga kaibigan. Gustong-gusto po ng gera ni Kuting. Grabe. Ano akala niya sa atin? Gustong-gusto niyang matuloy ang gera, mga kaibigan. Mamaya po, guys, pag-uusapan natin yan. At ito, guys, may papakita lang ako sa inyo kung gaano po kagaling itong si Pangulong Duterte po, guys. Medyo nagalit talaga ako dito, guys. Kung naalaala niyo, mga kaibigan, sa Boracay, di ba yung mga ati doon, yung mga indigenous people, binigyan po niya ng lupa, guys. Binigyan niya ng lupa ni Pangulong Duterte. Ilang hectares yun? Yung mga katutubo doon, kasi na-display sila, di ba? Kasi nga, nagtayuan ang mga hotels doon, mga resort, at nawala po sila, guys, sa pwesto. Kasi nga, may mga katutubo na kasi doon, guys, na wala pa yung Boracay na yan. I mean, may Boracay na, pero wala pa yung mga buildings na yan. Andun na po yung mga katutubo. Kaya binigyan po, mga kaibigan, ni Pangulong Duterte ng lupa. Pero anong ginawa ni Kuting? Ito po'y idea ni Ahas. Anong ginawa, mga kaibigan? Binawi po ang mga lupa
ng mga indigenous people ang mga katutubo natin sa Boracay. Yan po ang pinakamasamang balita po. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pakit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po mga kaibigan, live na naman tayo guys. Happy Monday, happy April Fool's Day. Ayan, unang araw ng Abril. Kaya pala guys, sobrang init kanina. 41 degrees pala. At wala palang pasok guys, kinancel po yung pasok hanggang bukas. Kasi grabe po ang init. Ang temperature po guys, dito sa Pilipinas, umabot po ng 41 degrees. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, no? Lalo na po sa ating mga kababayan dyan na may edad na. Kasi kanina din, grabing init eh. Alam nyo, wala akong ginagawa pero sobrang pawis guys. So mag-ingat po tayo mga kaibigan, ha? Lalo na po yung mga, syempre pag may edad na, no? Kailangan po palaging may lagay kayo sa ulo nyo na parang bimpo. O kaya wag na lang kayong lumabas sa ano nyo, kung sobrang init na talaga, wag na kayong maggala-gala, no? Magpahinga na lang kayo. O kaya magpalamig kayo sa mall. Lamig ng mall eh. Grabe, so yan po mga kaibigan, no? Ito na nga, siyempre guys, babatiin muna bago po natin umpisan itong issue natin. Kasi nga, grabe yung pasabog, grabe ang ibinulgar ni ano eh. Grabe po ang ibinulgar ni Attorney Harry Roque mga kaibigan, no? Talagang ito na po siguro ang ano, no? Sana lang, no? Sana talaga na matigil or matundukan na to guys itong sinasabi nating pulboronic video. Kasi nga tumatagal ng tumatagal eh. 'Di ba? Eh wala naman, hindi naman ina-address. Hindi rin naman parang hindi naman sinasagot. Parang wala lang, you know? So, 'yan po mga pag-uusapan natin guys, so, pero siyempre babatiin muna natin ating mga kababayan diyan sa abroad, ang ating mga OFW, siyempre ang ating mga bagong bayani. Saludo po kami sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre ang ating mga avid listeners, mga viewers, mga members at mga subscribers po, maraming maraming salamat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Syempre guys, kayo po ang buo ng channel ng Foodinet, kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Okay, bati lang tayo ha, mabilisan lang. Rolando Betito, Janet Paredes, yan si Vito Carroll, si Marinero, Norma Jan Lava, Cher, si Ricky Velasquez, si Chrissy Brooks, Beta Galvan, ML Almari, andito din. Si Josephine Aspares, Cher, si Brett Boladaco, si Gilbert De Leon, Chris Sale, si Marilyn Enero, Carson Ostero, Lionel Betito, Efren Infante, si Imperial Dolly AF Kuwait, FFCI Kuwait, ayan, ZAM, or Shoutout Foodinet, Shoutout to Foodinet. Ito po si Noemi Paloma, Happy Monday Night Sir Foodinet, at sa ating lahat, ang ating first honor, ayan, si, sino pa? Ay, dami. Sandy Escolano, Victoria Galvez, si Naomi Paloma, si Lynn Cordonera, si Cher, si Alfonso Rado Jr., ayan, si Joe Reyes, at dito po mga kaibigan, si Lynn Marie, Jenny Jarumay, Delia Abainza, ayan, Leo Bonag, Carlos Lopez, Converge Go Down using Starlink. Wow, taray, Starlink. Magkano pa Starlink ngayon? Gusto ko rin mag-Starlink eh. Sabi na malakas daw, pero mas malakas ang Converge. Corazon Ostero, Chris Sally, ayan, si Marvin Garciano, Michael Agzulio, hello! Ayan, si Menchi Hison, Jen Chen, Nelly Agustin, Jazz G, at marami pang iba. Mamaya po guys, ha, dating gawin, babasahin po natin yung mga comments nyo at babasahin din natin yung mga tanong nyo. Kaya kailangan guys, sa bandang dulo, magtanong kayo para yung discussions natin guys, tuloy-tuloy. At yung kailangan nyo rin mag-comment para syempre mabasa din natin yung comments nyo. Okay? Dating gawin ha. Ganyan po ang palagi natin ginagawa. Normin Dap De Leon. Hello, Bagman. May mga humabol pa. Raul Oliveros. Ayan, sino pa? Okay, mga kaibigan. Umpisahan po natin, guys. Itong napakagandang video kay dating Pangulong Duterte po, mga kaibigan. Ito po ang ginawa. Ito po ang pinakamagandang ginawa ni Pangulong Duterte guys sa mga ati or sa mga indigenous people po or sa mga katutubo natin na matagal na pong nakatira sa Boracay mga kaibigan. Ito po ang kanyang video guys na panoorin muna natin mga kaibigan. Napakaganda po nito guys. Talagang
mabibilib ka talaga kay Tatay Digong. Ito po, i-ano lang natin kasi, i-play lang natin mga kaibigan. Magpapasalamat muna tayo kay Norman Dap De Leon sa kanyang 20 Hong Kong dollars. Nagpalipad ka agad, guys. Buena mano, pangkape. Ayan, kahit mainit po, pangkape. Maraming salamat, Norman Dap De Leon. Ayan, sa kanyang pakulay. Ito na po, guys. Panoorin po natin si dating Pangulong Duterte kung paano niya po, paano niya, guys, ibinigay itong mga lupa na ilang hectares po sa ating mga katutubo, mga ati doon sa Boracay. Ito po, guys. Ipapamigay na 274 hectares of land sa buong lalawigan po ng Aklan. At dito po sa Boracay ay mayroon po tayong 44 na pamilya ng atin pong mga ati na makakatanggap po ng Collective Certificate of Land Ownership Award. Salamat.
Ayan po mga kaibigan, talagang ano, nakaka-miss po si Tatay Digong guys. Binigyan niya po, ibinigay niya sa mga ati, mga indigenous people or mga katutubo po sa Boracay mga kaibigan. Pinagbigyan niya. Si Pangulong Duterte lang po ang nakagawa niyan guys. Ang dami na pong dumaang administrasyon, hindi po sila napansin. Hindi po napapansin ang mga katutubo natin. Napakaganda guys ng ginawa ni Pangulong Duterte. Binigay niya sa mga katutubo. Shinare niya ang almost 51. Ilan ba yan? Mga nasa 42. Total of 43,000. Mga ganun yan eh. Or mga 51,000 hectares siguro yan. Ganun po siya kalaki guys. Talaga nakakaiyak. Yan po ang tinatawag nating Duterte brand of governance. Wala po nakakagawa niyan guys. Talagang kanina nga eh, sabi ko nung pinapanood ko mga kaibigan, emotional talaga ako. Kasi nga, na-miss na po natin si Pangulong Duterte. Sa kanyang style, no? Sa kanyang pagiging president, sa kanyang pagiging leader. At sabi na nga isang speaker, believe na believe siya dahil sa kanyang political will. Kasi pag sinabi niya guys, gagawin niya. Wala po siyang dalawang isip. Talagang pag tumulong siya, lalo-lalo na sa ating mga mahihirap na mga kababayan, yan mga katutubo na yan. Kasi kung tutuusin guys, sila po ang nakatira sa Boracay. Wala pa yung mga resort na yan. Wala pa yung mga ano-ano na yan, yung mga buildings na yan, o mga hotels na yan. Andiyan na po sila guys. Stanley or planted firmly sa Boracay itong mga katutubo. Matagal na sila dyan. Tapos biglang, porket binili ng mga oligarko, papalayasin sila. Di ba? Talagang mga walang hiya talaga eh. Ngayon mga kaibigan, ano pong nangyari dito? Anong nangyari po sa Boracay guys? Ito po ang updates. Basahin natin. Ayan po, indigenous people belonging to Tumandok, an active tribe in Boracay, now declared as agrarian reform beneficiaries. Binawi po ni Kuting mga kaibigan itong administrasyon na to. Binawi po sa mga katutubo ang lupa. Ano ang dahilan? Napakababaw lang po ng dahilan guys. Dahil hindi daw siya fit for agricultural. Ibig sabihin, hindi daw pwedeng magsaka, sabi ng Department of Agrarian Reform. Kaya daw nila binawi. Kasi ano daw gagawin nila dyan? Sa lupa na yan, eh hindi naman pala daw magagamit. Kung hindi pa naman kay Bugok, ang sinabi ni Pangulong Duterte, magagamit yan sa inyong mga apo, sa mga next generation. Ano ba ibig sabihin nun ni Duterte? Na makatikim man lang sila ng pera sa kanilang sariling lupa. Kasi guys, pagdating ng panahon at umunlad ng Boracay, mapapansin yung mga lupa nila, syempre bibilihin yun. Bibilihin ng mga foreigner o bibilihin ng mga gusto magtayo ng business, di ba? So, malaking pakinabang po sa mga indigenous people dyan kasi kikita sila or magtatayo sila ng business. Hindi naman porket hindi pwede magsakat, babawiin nyo na. Ibinigay na yan eh. Kaya nga meron silang certificate eh. Ayan o, Certificate of Land Ownership Award. In-award sa kanila yan. Pero bakit nyo binawi? Grabe kayo. Ngayon, panawagan po natin yung mga mahilig mag-rally, mahilig magreklamo, asa na kayo? Di ba maraming mahilig magreklamo pag may mga naaapi? Ayun, naaapi yan, oh, mga katutubo natin, binawian ng lupa. O, yan dapat ang atupagin nyo. Yan ang dapat yung ipinagsisigawan sa kalye. Di ba, lalo na yung mga detractors po, yung mga nagpapakalat ng mga
ng mga kabalastugan at fake news patungkol kay sa mga Duterte, patungkol kay BP Sara, patungkol kay Pastor? O bakit ayaw niyong ipagtanggol to? Mga kababayan natin yan, mga katutubo yan, binawian ng lupa ng gobyerno. Di ba? Masakit yan eh. Oh, Department of Agrarian Reform or DAR. Secretary Jan Castriones pa to? Ano ba to? Castriones said that the indigenous people belonging to both the Ati and Tumandok tribe in Boracay are now declared, ito ha, pakinig kayo ha, are now declared as agrarian reform beneficiaries of the DAR. Kinuha po mga kaibigan. Ibang klase talaga to mga to. Ha? Binawi po mga kaibigan. Binawi sa kanila guys. Diba? Paano yan? The Department of Agrarian Reform or DAR Monday stood by this its decision to enforce the cancellation of the Certificates of Land Ownership Award. Kinancel po ang kanilang CLOA or CLO or CLOA, no? Parang ganun. Itong Land Ownership Award. The Ati tribe members in the area and Boracay Island saying that it was not government land to be given away. Oh, see? A total of 44 Ati tribe members were shocked to find that they were being expelled from their area in Boracay. Nagulat sila, tinanggal sila guys. Nagulat itong mga ano natin, mga kapatid natin ng mga tribo, na bigla na lang silang inexpelled, no? Bigla silang tinanggal sa lugar. Grabe ang ginawa, oh. How can DAR issue clause to them when period issuing notice of coverage, ayan, no? Notice of coverage of private lands had expired last June 30 of 2014. Secondly, they cannot invoke Executive Order 75 here because it is not even a government-owned land since there is a legitimate claimant. Thirdly, the Bureau of Soils under the DA declared that piece of land not suitable for agriculture, which should not be exempt from DAR coverage under Act of 6657. Dahil hindi daw siya pang-agriculture, mga kaibigan. Kaya daw nila binawi. Napakababaw po, guys. Napakababaw po ng kanilang rason para po bawiin nila sa mga katutubo. Bakit kayo ganyan? Binigay na yan eh. Mismo po si Pangulong Duterte, binigay niya para sa mga katutubo, para sa future nila, guys. Di ba? Para sa kanilang kinabukasan. Pero bakit po binawi? Mga sakim talaga to. Sabagay, mga pare-pareho lang kayo ng balat eh. Diba? Ang sa akin lang naman mga kaibigan, sayang kasi ang effort eh. Sayang yung ginawa. Sayang yung pagmamalasakit ng ating mahal na Tatay Digong sa panahon ng kanyang pamumuno as the president. Dahil iyan po ay isa sa mga kanyang ano, no? Pwede natin matawag na ano yan eh. Isa yan sa mga milestone po ng ating Pangulong Duterte na natulungan niya guys ang mga katutubo sa Boracay. Binigyan niya ng lupa dahil nga gusto niyang tumulong. Pero anong ginawa nito ni Kuting? Tinanggalan niya ng rights mga kaibigan. Napaka mga hinayupak talaga. Di ba? Nakakaasal lang pakinggan guys eh. Kasi nga, ang ganda na ng ginawa eh. Tapos ganun lang, porkit wala na si Duterte, kayo na maghari-harian, kung gusto nyong bawiin, babawiin nyo. So yun po mga kaibigan ang ating updates po. Punta na po tayo sa iba nating topic guys. Ito po, may papakita lang ako sa inyo. Ito, pag-usapan po natin guys, itong si Trililing. Ano naman nangyari kay Trililing? Trililing strikes back. Oh, ang sabi po ni Trililing mga kaibigan, daming nabudol. Trillanes, Lams, Roque's confirmation of Rudy Duterte's deal with China. Talaga itong si Trililing. Walang kupas itong Trililing na to. Hanggang ngayon, Trililing pa rin. Ibang klase talaga ito si Trililing. Ano ba sinabi niya dito? Basahin nga natin, guys. Ito po, ha? Ano ba sinabi ni Trililing dito? Saan ba yun? Talagang, ano, no? Hindi talaga siya nagpapahuli, mga kaibigan. Tila, hahanapin natin si Trililing. Ito po.
Basahin lang natin mga kaibigan ang kanyang updates. Ayan o. Daming nabudol, sabi dito. Ayan, basahin natin ha. There should no longer be any doubt that the former President Rodrigo Duterte made a deal with Beijing on the South China Sea, since no less than his ex-spokesperson confirmed it. This was the statement made by former Senator Antonio Trillanes IV. Naku. After former President spokesperson Harry Roque, the gentleman's agreement of Duterte with Chinese President Xi Jinping, ayun po yung sinabi niya, no? Dahil daw ito sa gentleman's agreement. Maliwanag na siguro yan. Inamin na ni Roque na si Duterte ang may deal with China. Si Duterte daw ang may deal with China. Talaga, alam mo sa totoo lang mga kaibigan, talagang ang hilig nila mag-invento or mabilis silang maniwala guys eh, pagdating sa mga ganyan. Pero tinan nyo ha, ang kaso po ni Pastor guys, anong ginawa nila sa kaso ni Pastor? Itong si Hontivirus. Diba? Anong ginawa nila mga kaibigan? Yung kay, ito eh, balikan lang natin yung kay Pastor tsaka kay Hontivirus guys. Wala po silang pakialam, di ba? Hinahayaan lang na si Virus. Na alam naman nila guys na itong ginawa ni Hontivirus kay Pastor ay wala pong katuturan mga kaibigan. Hindi nila pinapakialaman yan. Lalo na yan si Kuting. Wala siyang pakialam. Bahala kayo dyan. Pero pagdating dito guys, pagdating po kay Duterte, hala, grabe sila. Talagang ang dami nilang nasasabi pagdating po kay Pangulong Duterte. Lalo na dito sa West Philippine Sea na yan o kay South China Sea. Na talagang pinipilit nila mga kaibigan na itong si Tatay Digong ay may deal with China. Ibang klase talaga eh, no? Oh, China na rin ang nauna na nagsabi na may agreement sila with Duterte na hindi aayusin ang BRP Sierra Madre. Dami nyo talagang nabudol. Ang dami daw nabudol. Kayo ngayon ang budol eh. Ibang klase talaga sa Citrilling. Wala pa rin panagbago. Di ba? Ito po, tingnan natin guys. Ito po yung sagot ni Attorney Harry Roque sa kanya. Basahin natin. Ayan po, oh. Kita naman guys, di ba? Oh, sumagot po si Attorney Harry Roque dyan sa banat ni Trililing, no? Ito po ang sagot niya. Hoy, Trililing! Sabi ni Attorney Harry Roque, Hoy, Trillanes! Ako ni Minsan, ayan, sabi niya, ako ni Minsan, hindi nakipag-usap sa mga Chino. Oh, ayan ha, sabi po ni Attorney Harry Roque, noong panahon ni President Duterte, ni Minsan, walang teritoryong nawala sa Pilipinas. Pero ikaw, ilang beses kang nagpabalik-balik sa China. Ikaw at ang Pangulong Noynoy Aquino. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Show. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang President Duterte? O ayan, sapul ka ngayon. Di ba, naalala niyo mga kaibigan, ito si Trililing, pabalik-balik sa China. Nag-backdoor yan. Ilang beses po siya pumunta ng China, guys. At nakikipag-deal siya doon, backdoor. Hindi natin alam, baka nabenta na nga tayo eh. Sa panahon pa ni Noynoy, di ba? Kasi nawalan talaga tayo eh. Scarborough Show, nawala sa atin yan. Panahon po ni Noynoy yan ha, kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Pero ang alam ko talaga dyan, ilang beses po pabalik-balik si Trililing sa China. Sa katotohanan, ibinulgar na sana ni Senate President Enrile noong siya ay nasa Senado. No? Nasa Senado pa. Kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya na isang ambassador, si Ambassador Sonia or si Brady. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Oh. Ikaw pala, Trililing, ang pumasok sa secret agreement. Ikaw pala dapat sisihin eh. Bakit mo sinisisi si Pangulong Duterte? Di ba? Niwala nga eh. Ang ganda ng... Kumbaga guys, ang ginawa po ni Pangulong Duterte guys, di ba? Alam naman natin yan. No? Alam natin yan guys. Diplomasya po. Di ba? Diplomasya po ang ginawa niya dyan mga kaibigan. Hindi po siya nakikipag-ano sa China. Kasi guys, syempre, ano natin yan eh? Kapitbahay natin yan eh. Diba? Asia yan eh. Kasi part ng Asia yan ang China. Yan ang dapat lapitan natin. Hindi ko naman ibig sabihin na porkit
lalapitan natin ng China, hindi na natin papansinin ng Amerika. Hindi naman. Marami din tayong mga Pilipino sa Amerika. Di ba? Marami. Marami tayong mga kamag-anak doon. In fact, ang dami kong kamag-anak sa Amerika. Mga tita natin doon, mga tito, meron tayong kapatid doon. Di ba? Yung mga pinsa natin nasa Amerika na, di ba? Kahit nga kayo siguro, may mga kamag-anak din kayo sa Amerika. Kumbaga, nagkalat na po tayo sa buong mundo. Ang gusto kasi ni Pangulong Duterte, guys, diplomasya. Kasi hindi na tayo pwedeng pumasok sa gera eh. Wala pong mangyayari sa atin, guys. Kawawa po tayo dyan. Pag pumasok tayo dyan, sino lang makikinabang dyan? Siyempre, si Kuting. Kasi yung mga yan, bilyonaryo na po sila, guys. Marami na silang pera. Kahit saan nila gustong pumunta, pag gusto nilang umiska po, kayang-kaya nilang gawin yun. Kahit ngayon, umalis sila sa Pilipinas eh. Lipad ka agad sila, kayang-kaya nilang gawin yun. Di ba? Pero tayo po, tayo mga pangkarinawang Pilipino, tayo po ang talagang tatamaan dyan, guys. Sigurado yan. Kawawa po ang mga Pilipino pag pinupush po talaga nila ang gera, mga kaibigan. Ito po guys, panoorin lang ito, mga kaibigan, ang updates po natin. Asan na ba yun? Wait lang guys, ha. Oh, 16 times pumunta si Trililing sa China. May nagsabi, oh. Celso Facundo, 16 times. Grabe, 16 times, you know? Oh, sa 16 times na pabalik-balik siya sa China, ano ibig sabihin nun? Di ba? Anong-ano mo? Bakit 16 times ka pabalik-balik sa China? Wala man lang nakakaalam. I mean, parang sikreto kasi yan, eh. Di ba? Sinikreto nila yan. Tapos, kalaunan, nalaman din natin. Kasi, nagkalaglagan na eh. Nalaman natin na yung si Trililing pala, ginawa pala siya parang ano, parang ni Panot. Ginawa siyang parang liaison, no? Parang ganon. Kaya ang nangyari guys, nag-backdoor siya. May kasama pa nga siya dyan eh. So yun po mga kaibigan, no, ang ating updates po. Puntahan naman natin guys, itong na napaka-controversial po na silipin naman natin guys, itong si Ka-Eric at si Dr. Lorraine Badoy, ang pagbabalik. Meron po silang explanation dyan. Patungkol po dyan sa usapin na yan, no? Panoorin po natin mga kaibigan, no? I-play lang natin. Medyo matagal-tagal na lang natin hindi na napakinggan, no? Si Ka-Eric at si Dr. Badoy. This time po, guys, hindi kayo nang gilip po sila, no? Sa kanilang, ano, meron na po silang bagong, ano. Yan, 5 million Filipino lives, oh. Grabe, oh. In the USA, Sir Foodinet, 5 million ang Pilipino sa States, sa Amerika. Grabe, ang dami niyan ah. O ito po guys, pakinggan po natin si Ka-Eric at si Dr. Lorraine Badoy. Pagkakaroon ng China at Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea dito sa atin. Kamakailanin binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard o CCG ang supply boat ng Pilipinas para sa mga sundalo na kaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nauna nang sinabi ng CCG na may dalang repair supply ang bangka ng Pilipinas kaya nila ito binomba ng tubig. Labag raw ito sa kasunduan ng Pilipinas sa China na magdala ng pangkumpuni sa sumadsan na barko sa pinag-aagawang teritoryo. Paliwanag naman ng international law expert na si Attorney Harry Roque, may paraan silang ginawa noon sa Duterte administration para hindi lumala ang tensyon. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yan Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diprensa. Ang diprensa, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero dinaskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM, yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident.
Nakikita naman ni Attorney Roque na sinasadya ang mga pangurot sa China para galitin ang taong bayan upang matabunan ang mas mahalagang problema na dapat solusyonan sana ng gobyerno. Bakit nila winawagiwaway? Eh pwede namang diskartihan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas ang presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Eh ginagalit tayo ng Marcos administration. Ang kailangan ni Roque ay matupad ang pangako ni Marcos Jr. noong eleksyon na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas. Na huwag iligaw ang taong bayan sa issue ng maritime dispute at iiwas sa gera at kapahamakan ng mga Pilipino. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mo magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Naniniwala naman ang Batikang Abogado na hindi makikipag-gera ang mga Amerikano para sa ating mga Pilipino kontra China. At ang mangyayari, magpapadala lamang ang mga kano ng armas at gamit pandigma at isusubo ang mga sundalong Pinoy sa bakbakan. Dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay, ang makakasundaluhang Pilipino, mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Ayun, napakaganda po ng pinunto ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque tungkol sa disinformation and propaganda attack para pasamain si former President Rodrigo Duterte na parang nakikipagsabwatan parang sa traidor. China. Traidor. Maudigs nga ang tawag ng mga vloggers ni Martin sa kanya at ni Bongbong at ni Lisa. Maudigs. Hindi ko pa alam dati kung anong Maudigs. Yun pala Maudigong, Mauchitong Digong. E di kalukuhan talaga yun. Ito muna, bago ako magkomentaryo, magaganda yung mga punto na yun. Hihimayin namin ni Ma'am Lorraine sa balangkas po ng One Agenda ng righteous governance is a no to war policy. At dapat yan ay categorical, deliberate, and unequivocal na ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat yan ay mandato niya na sundin na nakasaad sa saligang batas at yan ang moral obligation niya sa taong bayan na hindi tayo dapat pumapunta sa patakaran ng pakikipagdigma na hindi kailangan at wala sa ating interest. Ma'am Lorraine. Oo, nasa saligang batas natin yun. No war tayo. Kahit sa ASEAN region, no war region ang ASEAN region. Pero ano itong ginagawa ng ating Pangulo? Diba? So, at yung sinasabi nila na traidor, si President Duterte, sino ba ang totoong traidor? Diba ang totoong traidor ay yung winawasak niya ang Pilipinas? Correct. Diba ang totoong traidor ay yung ibinibigay niya tayo? Yung mga tuta ng kano, diba? Hindi yung ibinibigay niya tayo at binabaliwala ang soberenya ng Pilipinas. Hindi ba yan ang totoong, yan ang totoong traidor? Yes. So, we want to listen to where I'm coming from kasi, no? Merong mga ipinangako ang dating ang nakaupong pangulo nung siya ay hinihingi niya yung tiwala natin. Okay. No? So, pwede bang can we play? Tingnan natin muna ito. Itong pinadalang material ni Ma'am Lorraine upang ang ating pagdi-discuss ay tuloy-tuloy, pero tatlong puntong mahahalaga ang babalikan natin mamaya kung bakit nasa interes ng sambayan ng Pilipino at ng buong bansa ang no to war, hindi tayo pro-China, hindi rin tayo anti-American, pero tayo ay pro-life, pro-people, and pro-peace. Pro-Philippines tayo. Babalikan natin yan, Ma'am Lorraine. Ang pinaka-basic dito na paniniwala, war is a failure. Yes. Failure ng leadership yan. Correct. Pag nagkaroon na tayo ng gera, hindi na talaga magaling yung nangyayari. It's a failure. At okay. Pupuntuhan natin saan ito patungo. Pwedeng walang aktwal na digmaan, pero na-achieve o na-abot nila ang isang political deep-seated operation. In what is that? Ang pananatili sa poder dahil suspended ang eleksyon, term limit, wala na,
ang gobyerno pwedeng baguhin at sa laulain ng konstitusyon in the guise of a war program. Wala ba sa isip ng mga ito magsilbi na lang kayo sa Pilipinas? Pupuntahan ng linaw po ang binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito po ay resibo. Ebidensya po ito, sinasabi niya, war is... Ludicrous. Ludicrous. You know what ludicrous means? Ito daw, ludicrous means beyond ridiculous. Yes. Ibig sabihin, yan ay kahunghangan. Yes, yan correct. Yan po ay katangahan. Alam pala niya. Oo. So alam niya pala ito at may binanggit siya doon sa dulo o sa towards the end, sinabi niya, hindi pwede ang bilateral agreement ay makikialam ang Estados Unidos kasi ang Amerika at ang China, kapag sila po mag-uusap, they have both hegemonic interests na mag-control ng rehiyon. Kaya hindi, walang patutunguhan, bound to fail daw ang bilateral agreement. Iyon naman pala eh. Eh bakit ngayon doon ka sa Amerika pumapanig at kumikiling? Yung tatlong mayor na punto na sinasabi isa niya. Isa pa Eric, isa pang punto. Sinabi ma'am, niya. Ikaw naman magbigay isang ng punto lang, isang punto lang. Idikit ko lang para maano mo, para 'wag makalimutan. Ang sinabi din niya bandang huli, pag bumahing yan dalawang yan, mawawala na ang Pilipinas. Lusaw so alam tayo. Niya. Alam niya. Yes. Go ahead, Eric. Yeah. Ibibigay ko kay Ma'am Lorraine ang isang bahagi ng synopsis o yung pagbubuo ng pananaw at magbibigay din ako ng synthesis dito sa napakahalagang usapin na ito na hindi natin bibitawan, kaya nga mahal natin ang Pilipinas na ito, because this country does not exclusively belong kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta Marcos, kay Bongbong Marcos, at sa mga mayayaman nilang kasabwat at mga oligarkiyang ibinalik nila sa pwesto, kapangyarihan at puder at ekonomiyang puder at politika. Ito po ay pagmamayari ng buong sambayan ng Pilipino. Go ahead, Ma'am Lorraine, bakit nagkaroon ng bigla ang pagtambling? Kung si Atty. Rocky pa naging balintong. Sa Hiligay noon term, ang balintong is tumbling. Nagserko-serko. Ma'am Lorraine, kung sana ito ay bibit-bitin niya at uulit-ulitin niyang speech na ito, ay hindi tayo magkakamali na siya talaga ang ibinoto natin. Pero parang budol speech ito, Ma'am Lorraine. Yeah. Yan yung ano, yan yung ibinoto, yan yung kung bakit siya binoto, 'di ba? But tinatanong mo ako, bakit that complete turnaround? Biglang opposite, 'di ba? I read I think it is Forbes that came out with this article that the reason kung bakit ito yung complete turnaround ni Bongbong Marcos ay para protektahan ang pamilya niya, yung kayamanan ng pamilya niya, na meron silang agreement ng US government, because he wasn't supposed to be allowed inside the US, but right away he was allowed in New York, and then right after that New York trip, early on in his presidency, biglang nagbago. Tungkol ito sa mga ill-gotten wealth. The ill-gotten wealth, yes, their court cases, no? So, in other words, ito yung 30 pieces of silver ni Bongbong Marcos na hinuhudas tayo, no, na ipinalit niya ang soberenya ng Pilipinas at yung safety ng ating bansa para sa kayamanan ng pamilya Marcos. Na ma-preserve at mabawi. Yes, yun yung sinasabi ng article na yan, and I think there is some to way that. To that, some truth to that. Which, mga kababayan, tatlong punto, napakaganda, sabi nga namin parang rehearsed to. The question was forwarded to him ahead before the interview. Yun po yung tinatawag na managed, stage managed. Kaya ibig sabihin, pag ginawa mo yung interview, parang live, parang aktwal. Pero the way the answers were delivered by the former president when he was still campaigning in 2022, alam natin, hindi naman tayo pinanganak ngayon lang. Para maintindihan natin yun ay mga rehearsed answers. Kaya nga nang siya ay hindi nakapag-rehearse doon sa journalist sa Australia, ay naratol siya. Yun yung totoo. Naratol siya. No? So, tatlong bagay. Babalikan namin ito ni Ma'am Lorraine. Una, sabi niya, kailangan may magkaroon ng arbitration. So, pag sinabi niyang arbitration, UN yun. United Nations. At ang gagamitin dyan na instrumentality ay United Nations Conventions on the Law of the Sea. UNCLOS. Hindi kinikilala ng China. So, arbitration became very rigorously tedious and contentious, no? Nagkaroon ng banggaan ang Philippine interest at ang China. At nagkaroon dyan ng problema dahil walang categorical decision ang UN arbitral ruling doon sa desisyon tungkol sa pag-aagawan sa mga isla at mga bato dyan sa may South China Sea. Mga bato talaga. At pangalawa, sabi niya, giyera. Ang giyera, sabi niya, kahunghangan. Katangahan yan pag pumunta tayo. Ang pangalawa, ang pangatlo, sabi niya, ay bilateral agreement para marisolba ang mga territorial dispute.
pero dapat wala ang Amerika, dapat multi-regional, multi-countries na mga agreement tungkol sa kondukta, terms of reference and conduct of engagement and execution of sovereign rights and mga disputed na mga kondukta ay pag-uusapan ng mga bansa kagaya ng China, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, and even India sa some extent. Napakaganda ng kanyang binabanggit, sabi ni Ma'am Lorraine, biglang nag-turn around na magkaroon siya ng unang state visit sa New York, kung saan pagbalik niya ay pumihit bigla at binuksan niya at binuyangyang ang buong bansa na magiging virtually, magiging base militar technically by operation of agreement ng EDCA ay pwedeng maglagay sa mga kampo militar ng Pilipinas ng sariling base militar within the Philippine military camps ang Estados Unidos na hindi pinayagan ng kanyang predecessor na si former Rodrigo Duterte. Kaya nagkakaroon ng paggigirian dahil iginiit ng Amerika ang 360 degrees na pag-ikot papunta sa interes ng Amerika na magkaroon ng war posturing and positioning and hegemonic competition against China in the Indo-Pacific and Southeast Asian region na hindi ginawa ng kanyang predecessor. At ang sabi ni Ma'am Lorraine, nakaangkla ito sa question ng kanyang pag-preserve at pagbawi papunta sa kanilang interes ng mga ill-gotten wealth na ang translation niyan sa Pilipino ay mga nakaw na yaman na hinahabol ng ating pamahalaan at ng mamamayan, Ma'am Lorraine. Nakakalungkot talaga, Eric, nangyayari sa ngayon, Pilipinas, kinakapital no? Tayo sa isang patakaran na kunwari ay makikipagdigma na tayo dahil tayo ay apig-api na sa China. Nako! Ganun yung kwento. Ganun ang kwento na gustong... Yan yung binubuhos ng Amerika. At lulukin natin dapat. At pag nagtanong ka at nagkaroon ng critical na pananaw at malalim na pagkakaroon ng critical perspective into these insights of very contentious issues governing the issue dito sa geopolitical crisis na ito at pati na sa usapin ng digmaan ay magiging pro-China na ang tatak sa iyong noo. Nako, hindi natin papayagan yan, pero bago ang lahat. Pwede lang ano, pa-clarify lang. Ang Pilipinas, hindi niya pag-aari ang West Philippine Sea. Yes, may correct. Claims tayo. Meron tayong claims, pero we don't own it. Other countries have claims also on that same area. Kasama dyan ang Vietnam, kasama ang Philippines, Malaysia. Vietnam, and China. Yan ang mga paulit-ulit na nagka-claim niyan. So, marami nagka-claim, but nobody owns it. At ito hindi kalupaan. Yes, hindi. Katubigan po ito. Yeah. Na napakalawak at ang sabi ng arbitral ruling, common fishing ground yan ng mga bansa, lalo na ng China, Pilipinas at Vietnam na pinakamalapit dito sa disputed waters na ito. Tsaka alam mo Eric, no? Common fishing ground, ang term na ginamit, ha? Yes, at tsaka alam mo Eric, no? Ang ating kasundaluhan, napakatagal na nagbubuwis ng buhay, no? Para sa mga causes na napakawalang kwenta. No, katulad nitong CPP, NPA, na dapat matagal nang tapos. Matagal na dapat tapos ito. At patapos na nga dapat, binigay na nga sa kanya yung isang CPP hingalo na. Pero ngayon, pinapalakas ng pinsan niya. Tama. Na hindi niya marendahan, di ba? Tapos ngayon, ito na naman, magpapakamatay na naman ang Pilipinong sundalo dito. Sa hindi natin interes. Yes. No, so, okay. So that's Ma'am, are we giving up our sovereign rights claim to that area? No. Ang sinasabi natin, bakit tayo pupunta sa panggigiit at pakikipagkiskisan kung pwede naman tayo makipag-usap? Yes. If the US and China, who are the main protagonist dito sa hidwaang hegemonya at imperialistang interes nilang manakop at magkaroon ng malalawak na mga territorial and market interests in this part of the region, nag-uusap sila. Yeah. And they continue to be trading partners. Why can't we do that? So basically yung sinasabi nila na pagtatridor ni PRRD, hindi no? Totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi ang gentleman's agreement yon, ang ibig sabihin nun, parang nag-usap sila
Pero ang nangyari, ang Pilipinas, wala tayong gera. So ito ngayon, kayo mamimili. Gusto nyo ba ng gera o ayaw ninyo? Sigurado, diba? Milyon nakita ang mamamatay. Nakita ko ngayon yung ano, yes. At saka yung, ang hirap na nga ng buhay. Ano ang mangyayari? Who are the ones that suffer the most pag merong hirap? Pag may gera, ang pinakamahihirap sa atin. Hindi naman si Bongbong Marcos magugutom, no? Si Martin Romualdez, ang taba-taba niya. At saka tatapos yan, ma'am. They are going to escape the country. Of course. When that happens, at ang mga bank accounts nila, itatransfer nila yan sa Europe. Exactly. Hindi yan maiwan dito. No, so tayo, I saw kasi the water cannons, and then I was thinking, ba't hindi na lang tayo bumili din ng water cannon? Eh, mag-water cannon lang tayong dalawa, di ba? Mag-ganyanan lang kayo. O kaya mag-helicopter supply tayo. Kailangan naman nilang pababagsakin ang helicopter natin. Yeah, yeah. Resupply by air. Bakit kailangan makipag-girian? Pero bago kami magpapatuloy dyan, malinaw po ang aming paninindigan. Kami po ay pro-life, pro-Filipino, pro-people, pro-Philippines. Pro-sundalo. Pro-sundalo. At hindi kami papayag. Kami po ay tututol sa patakaran ng digmaan sapagkat yan ay solusyon ng kabaliwan. It's unconstitutional at illegal. Well, no? Yes. Solusyon ng kabaliwan ang pakikipagdigma. At pagiging duwag o karuwagan at hindi pagiging taksil kung kinakausap natin ang ating mga neighbors, including China, na hindi tayo nakatali sa kung ano ang dikta at gusto ng Amerika. Alam mo, Eric, no? Maraming salamat kay Tony Best Caser. Ayan po, $4.99. Thank you very much. Ayan, pang ice candy. Sobrang init kasi ngayon dito sa Pilipinas. No? Maraming salamat po. Mga kababayan, ang nababasa ko kasi yung mga ancient studies, no, ang sinasabi nila ang highest wisdom is unity, yes, and peace, no. So yan yun, that's dyan tayo. Ayaw nyo ba mamuhay ng tahimik? Di ba, syempre magsasaber rattling na naman sila about the Filipino is ready to fight, etc, di ba, that sort of thing. Yeah, but yung katulad na sinabi ni Eric, kaduwagan ba yon? Hindi. Matalino lang tayo, di ba, and we know kung ano yung mahalaga, no? Okay. At yun ay ang katahimikan. At babalikan namin yan ni Ma'am Noreen bukas kung hindi namin matatapos dito sa Pilipinas nating mahal. Pero pakinggan natin, ma'am, ang karagdagang ulat tungkol sa paggigirian ngayon na nangyayari na pwede namang maiwasan sana dito sa tinatawag nating South China Sea, West Philippine Sea, Ayongin Shoal, among others. At tanggapin natin ang isang ulat na inilahad dito sa atin, sa mga kababayan natin. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang kautusan na layong palakasin ang maritime security ng Pilipinas. Okay lang yan, basta hindi papunta sa U.S. military basing positioning and war theater. Tingnan natin ang ulat na ito. Mahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 57 na naglalayong palakasin ang maritime security ng bansa at maritime domain awareness ng mga Pilipino. Ito ay sa gitna ng mga tensyong naganap sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa anim na pahinang EO 57, binigyang diin ni Marcos ang pangangailangan ng nasabing kautusan sa gitnaan niya ng banta sa integridad ng teritoryo ng bansa. Dagdag pa ng punong ehekutibo, ang pagpapalakas sa maritime security ng bansa ay kinakailangan. Sa ilalim ng EO 57, binago at pinalitan ni Marcos ang pangalan ng National Coast Watch Council sa National Maritime Council o NMC na pamumunuan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang National Maritime Council ay inatasang bumalangkas sa mga patakaran at estratehiya upang matiyak ang epektibong plano para sa maritime security ng bansa. Inutusan din ni Marcos ang NMC na bumalangkas at maglabas sa mga guidelines para sa epektibong pagpapatupad ng EO 57 sa loob ng 60 araw mula sa pagiging epektibo nito. Ang mga miyembro ng NMC ay ang mga kalihim ng Department of National Defense, National Security Advisor, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, at Department of Foreign Affairs. Ang mga kalihim ng Department of Finance, Department of Interior and Local Government at Department of Transportation ay miyembro din ng NMC, kasama ang Solicitor General at ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA.
Ang National Task Force for the West Philippine Sea na nilikha sa pamamagitan ng EO94 ay magiging kalakip sa NMC. Makatatanggap din ang naturang task force ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Ang EO57 ay nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Marso 25 ngayong taon. Okay. Eric. Ma'am, go ahead. We're running out of time, but I want to ask you straight kasi there's a section in that EO that kind of concerns me kasi, and I want to hear your thoughts about it. Section 7, sabi niya, authority to accept assistance and or donations. The National Maritime Center is hereby authorized to accept donations, contributions, grants, bequests, or gifts from domestic or foreign sources, etc., etc. So, that to me is another source of corruption. Yeah. No? At ang maluba potential dyan, corruption. Maluba yan, ma'am, kasi kinukondisyon tayo. Yeah. Na habang wala pang congressional approval on the US Congress ang suporta ng Amerika para mag-operationalize ng Mutual Defense Treaty, that EO on maritime security will allow other nations in America na ikutan yung Mutual Defense Treaty. Kasi sa Mutual Defense Treaty, hindi pa automatic na mag-to the rescue ang Amerika kapag nagkaroon ng aktwal na kalagayan ng digmaan o aktwal shooting war. Pupunta pa po yan sa Kongreso ang American President. Ihingi siya ng authority to enter and enforce into the Mutual Defense Treaty provision upang tulungan ang bansang Pilipinas. At sinabi ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kapag nangyari yan, marami nang patay sa Pilipino. Dahil nga, lalo na ngayon, moderno na ang warfare and technology ng giyera, ng digmaan. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, section ano siya, Ma'am? Seven. Na nag-a-allow ng automatic grant and donation to be accepted by that body created by the President. Kung ako magtingin yan, yan po ang pang-ikot doon sa para maging automatic ang pag-supply ng armas at iba pang war equipment. Kaya digmaan talaga ang positioning na yan. Remember, grabe. Yan din po ang naging issue kay Zelensky sa Ukraine. Nako. Sinabihan siya, nag-uusap na sila ng January and December, yes, before ang digmaan sa Pebrero. Pero naniwala siya sa NATO na ang nanunulsol sa NATO, Amerika din, na tutulungan ka namin. That kind of provision na isusupply ka namin ng kailangan mo was the decision that made Zelensky and his government to go into war against Russia. And then what happened to Ukraine, Eric? 500,000 mahigit ng kanyang mamamayan ay mga refugee. Naku. Tumakas at wasak ang 60% ngayon ng kanyang mga lungsod. Ano yung mortality? At ang mortality ay napakataas ng mga namatay ng mga sundalo at sibilyan. 1,000 Ukraine soldiers, yes, a day have died. A day ang namamatay. Yeah. At hindi pa natatapos ang digmaan ito. Umaatras na ang mga NATO allies at ngayon ang Amerika ay nasasaktan na sapagkat hindi niya kayang i-deliver ang 50 billion pesos per year na arms and fund support sa Ukraine. At ang economy ng Ukraine last quarter, 50% collapse. So this is why we say that war is the ultimate failure. Yes. Okay. Kaya, so is this Ferdinand Marcos Jr. the next Zelensky? Apparently, it seems to me like he wants to be. He is going towards there. Yeah. At kaninong interes ang digmaan na ito? Sabi nga ni Attorney Harry Roque, hindi po priority ng China ang digma. Yes. Kung bakit niya ginigiri at nakikipagkiskisan at nakikipaggirian siya dyan sa West Philippine Sea, South China Sea area, sapagkat gusto niyang ipakita sa Amerika na hindi ka pwedeng magdikta sa rehiyon na ito. Anong dugtong niyan? Ang dugtong dapat niyan ay paulit-ulit na diplomatic dialogue and channel of peaceful talks and negotiations na hindi naman nagsasarado ang China. Yan ba ay anti-Filipino interest? No. Yan po, ang paghahanap ng kapayapaan ay paghahanap ng totoo at makabuluhang solusyon na hindi dadanak ang dugo at hindi bubuhis ng buhay na hindi kailangan ang ating mga sundalo, pulis at mamamayang Pilipino. Nakakatakot, di ba? Grabe.
Kaya kailangan guys, unahan na. Kailangan talaga unahan na. Unahan talaga yan. Kasi pag hindi, wala eh. Marami talaga siyang, gagawin talaga niya yan guys para matakpan yung mga, ano niya, kapalpakan niya. Malihis yung mga tao. Kaya nga, di ba, sabi nila, sige, unahan nyo na, huwag nyo nang antayin. Now na, kumbaga. Kumilos na tayo, now na. Kasi pag naunahan tayo niya, wala. Ito po ha, ito po ang explanation po dyan ni Attorney Harry Roque po. Panoorin po natin, guys. Gaya na akin sinabi, no, Balentong King itong si PDBM. Balentong King! Walang isang salita. At kaya nga minsan, nagtataka ako, baka nga wala rin sa tamang pag-iisip itong presidente natin. Dahil kakaiba talaga ang ginagawa niya doon sa mga kanyang pinangako. At parang hindi niya nakikita yung basic na walang mabuting maidudulot ang gera. Kapag lumabas yung pulbronik na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na pupwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino, aminin na. Aminin na kasi! Ayan po si Attorney Harry Roque po, mga kaibigan. No? Kailan ba kasi aminin? Bangag kasi! Oo, bangag, no? Bangag. Attorney, for the record lang, kasi sinabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos nung panahon ng kanyang kampanya na kapag pumanig tayo sa US, alam niya mismo siya nagsabi nito, kaaway muna ang China. At sinasabi pa niya dito, I don't work for Washington, I don't work for Beijing, I work for the Philippines. Pero dito sa nangyayaring tensyon dyan sa West Philippine Sea, meron pa bang foreign policy, yung independent foreign policy ng Pangulo na enemy to none, friend to all? Wala na po, dahil talagang kinukonsidera niya ng kalaban ng China at kakampi ang Estados Unidos. Gaya na akin sinabi, no, Balentong King itong si PBBM. Walang isang salita. At kaya nga minsan, nagtataka ako, baka nga wala rin sa tamang pag-iisip itong presidente natin. Dahil kakaiba talaga ang ginagawa niya doon sa mga kanyang pinangako. At parang hindi niya nakikita yung basic na walang mabuting maidudulot ang gera. So ang tanong pa talaga ng marami, eh baka mamaya wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Siguro panahon na para tanungin natin ang gabinete, dapat kayo nang maghusga. Dahil may proseso tayo sa saligang batas na kapag wala sa tamang pag-iisip ang presidente, eh po pwede naman kayo magbutuhan. Nang sa ganun, mag-assume ng presidency na ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bayan. Pero pag ang pinag-uusapan na po ay buhay ng mga Pilipino sa isang gera na hindi natin maipapanalo, baka panahon na rin po na pag-aralan natin kung tama bang pag-iisip ng ating presidente. Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Mm. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan. He should come clean. Kung siya ay aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, eh, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Eh. Pero dapat hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya gumamit, eh, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, eh baka naman o pwede naman siyang mapatawad, no, kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Eh ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan. No? Maraming beses na bumabalentong ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit ganun. No? Pero baka nga kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong. No? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, no, kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung pulboronic video na yan. Pero alam mo, ang talagang gagawin ng PCOO dyan, o-cryin yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga
kung naniniwala sila at hindi, at kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na pupwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino, aminin na, truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulburonic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, hindi ba? Sa ilalim lamang ng isang drug test. Pero dapat yung pag-the drug test ay may assurance na hindi rin mababago. Yun nga ang nakakataka kay Presidente kasi hindi niya in-address yung issue. Ang sabi niya, naalala nyo yung siya'y palipad sa isa sa, hindi ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe, no? Hindi ko na masundan, no? Parang halos lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. Pero anyway, nung isa sa paalis siya at siya'y nagkaroon ng press briefing bago umalis, eh sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Eh, naku, Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? So, dapat sana sinagot. Ang sagot lang naman dyan, okay, gumamit ako nung ako'y bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. O, di ba? Pero, you know, marami naman talaga tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat ng kanilang kabataan, no? Pero titignan nga natin kung kailan yung pulveronic video na yan, kung maipapalalabas, kung ito ay bago o ito ay luma, no? Pero tingin ko kung luma yan, mapapatawad naman siya, no? Pero kinakailangan siguruduhin niya na wala talagang impluensya ngayon na siya ay nasa pinakamataas na katungkulan sa ating bayan. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Harry Roque. Ayan. Aminin na kasi, money is the root of all evil, sabi po ni Norma Jan Labah. Naku, niniwala talaga ako dyan. Totoo yan. Oy, Tony Beskazer, maraming salamat ha. Ang mga congressmen ang papuntahin sa West Philippine Sea at ibala sa kanyon. Oo, unahin na si Hunti Virus. Ha? Yan, ibala sa kanyon yan. Yan, no? Sila ang mga frontliner. Yan, si Hunti Virus, si Tambaluslos, ayan. Si Ahas, no, dapat sila mauna doon. Kasi sila mahilig sa ganyan, oh. Kayong mauna. Tapos yung mga ensaymada, oh, kayo din ha, mauna kayo. Huwag niyo kami isali diyan, ha. Kakapal ng mga ano, gustong-gustong gera, eh, no. Kala mo naman kayang-kaya eh, yung BRP Sierra Madre nga hindi mapayos-ayos, eh. 415 likes, sabi ni Beta Galban, maraming salamat. Chris Ali, Beta Galban, magandang shoutout. Hello, good evening po ulit the second time around. Chrissy Brooks, Beta Galban, Kamsat, Cheers, Misha. Edin Aro, ayan, si Edin Aro, pag lumipad na ang ating misal, sa hapa lang kikilos, Ginoo ko. Chrissy Brooks, JL, bakit ka sasama, hindi ka naman military man. Timoteo Bakdayan, yung mga congressman sa Isabak, sa West Philippine Sea, dahil matatapang sila. Oo, oh, tama. Sila ang Isabak nun, hindi tayo. Virginia Gregory, Sir Pudi, that wala na talaga tayong aasahan kasi nangyayari sa ating bansa, wala tayong marinig sa kanya. Kaliwat ka ng problema, pero baliwala. O kaya nga eh, baliwala lang sa kanya. Tony Beskazer, ayan, paano kasi sunod-sunuran sila sa FLOO? Sunod-sunuran. Ilabas na ni Mahandika ang first part of the pulburong video, panoorin sa Bojack TV ang the second part to follow soon. Ayan. June Lapunete, KB, tama. Butod ni Ahas ang ibada sa kanyon. Marabi Kersiano. Linda Lambert, watching from NC, USA. Thank you. Femi, dapat sa mag-resources na natin, ha? Mag-resources, hindi natin makisali sa Western country ang layo nila kumpara sa China. China ang may karapatan kasi kapit bansa natin. Ayan. June Lapunete, idaan na lang sa larong boxing. Kung sinong manalo sa kanya ang West Philippine Sea. Romero Loreto, watching from Bukidnon. Beta Galban, Chris Sally, good morning sa inyo. Here we go again. Este Alejandrino, hanggang ngayon nakakulong ang mga involved sa illegal drugs, Bilibid Prison. Bakit exempted si Bongit? Alam nyo guys, delikado po talaga ngayon sa mga nangyayari. Di ba sabi nga ni Attorney Harry Roque? Talagang pag hindi po talaga in-address yan, critical po talaga guys. Sa totoo lang, no? Kasi nga,
hindi natin alam eh, hindi natin alam guys, o hindi natin kalkulado kung ano po ang next move ng mga China, no? Eh alam naman natin ngayon mga kaibigan, hindi naman 'to panahon ng sumpak. Hindi naman to kung pwede lang eh, sabi nga may magbo-boxing na lang daw eh. Pwede sanang ganoon eh, no, boxing na lang. Sige, boxing. Kung sino manalo, yun sa kanya na yung ano, South China Sea or West Philippine Sea. Grabe. Kaya critical talaga guys eh. Di ba? Kaya mas maganda talaga, ilabas na yung mga ebidensya, yung dapat talagang ebidensya para pababain na siya sa pwesto niya, palitan na siya dyan, para hindi na matuloy yung hidwaan dyan sa West Philippine Sea na yan. Unahan na ba, no? Parang ganun. Ayan. Si Vertical Bank PC Brooks misses you all so much. Ayan. Manabig kayo siya, no? Dapat magsalita na si BP Inday Sara. Rameses Pabustan. Hello, Foodinet. Yan talaga ang pinakaugat dyan, eh. Kasi nga, hindi siya... Wala siyang pakialam, eh. Wala siyang pakialam sa atin. Basta, pangulo lang siya. Biyahe lang siya ng biyahe. May pipirma siya, pipirma lang siya. Yun lang yung habo niya, pangulo siya, parang ganun. Nakuha niya yung title niya as pangulo. Nagagawa na niya lahat. Siguro, tama siguro yung mga hinala na baka gusto lang talaga nilang bawiin yung mga kayamanan nila. Tapos yung mga na-freeze, yung, or yung mga frozen accounts, no? Yung, di ba may mga frozen accounts sila? Oh. Baka yun talaga siguro ang target niya, hindi natin alam. Kasi ang bibigat, sa totoo lang guys, ang bigat na po ng paratang sa kanya, wala pa rin eh. Di ba? So, makakapag-isip talaga ang mga tao. Lalo na yung mga talagang may experience na, no, na experience na yung mga cronies niya. Na alam nila na meron talaga silang mga assets. Meron silang mga mabibigat na mga kayamanan na naka-spread po, no? Naka-spread sa buong ano, yung mga kayamanan nila. Siguro, kaya siguro biyahe siya ng biyahe. Baka siguro kumukuha-kuha din siya doon. Hindi natin alam, ha? Baka sinisettle-settle niya doon. Kasi bakit pabalik-balik siya? Yan ang mga tanong, eh, no? I mean, hindi naman natin napatunayan yan, pero at least, meron po tayong ano, no? Meron po tayong mga source talaga na nagsasabi na malamang sa malamang, ganun po ang nangyayari. Kasi kung talagang may concern siya, guys, sa bansa natin, dapat bawat ano, sasagutin ka agad niya, kasi bakit kailangan pang paabutin mo pa ng ilang araw yan bago mo sagutin? Eh, lumala na. Oo, di ba? Oo. Sa Switzerland, di ba? Marami siya doon. Marami siya kayamanan doon. Nakikinig lang kasi si PBM sa kanya mga trolls na nagtatapang-tapangan. 432 likes. Ayan. Maraming salamat, Dito Galban. 432 likes. Sylvia, katakutan. Parang walang gawa. Umuwi ng Pinas. Nakaka-discourage po. Sir Pudi, acquitted na ba yung kaso ng anak ni Boying about drugs? Oo, tapos na yun. Celso Facundo, di ba? 3 months lang. Labas na kaagad, acquitted na kaagad siya. Rameses Pabustan, hello Foodinet. Hello dyan. Dapat magsalita na si Inday Sara. Nag-deposit daw ng knockout ng pera sa kaba ng bayan. Este Alejandrino. O, pwede rin mangyari yun. Alam nyo guys, kaya po nabubuo yung mga speculations na yan. No? Kasi speculations lang naman yan eh. Di ba? Kaya po nabubuo yan kasi ayaw niyang sagutin. Ayaw niyang magbigay ng... Hindi katulad ni Pangulong Duterte. Kunwari, may nagpapakalat ng fake news kay Duterte noon. Di ba? Naabutan niyo naman yung mga panahon ni Duterte noon na pag may nagpakalat, talagang ina-address ka agad nila, pinag-uusapan ka agad nila. Kaya natigil po. Hindi nila pinapaabot ng matagal. No? Hindi nila parang taken for granted lang, no? Parang hayaan nyo na yan, wala namang kwenta yan. Kailangan mo kasi i-address eh. Like for example, bangag. Mabigat na paratang ang bangag eh. Sabihan ka ba naman ng bangag?
Tapos ang sasagot mo lang, nagpe-pentanil din? Ano yun? Hindi mo naman, hindi ka malang sumagot ng may, na may clarity, no? Di ba, pwede ka namang sumagot na may linaw eh, no? Kumbaga may clearance, parang ganun. Sasagot ka. Pwede mo naman sabihin na, kasi mga kaibigan, mga kababayan ko, talaga po, ako po'y gumagamit. Di ba, pwede naman siyang gumanon eh. Di ba? Ako po'y gumagamit ng kabataan ko, ganun. No, kaya, mahilig siya mag-English, di ba? O, English niya. Before, I was a drug addict. O, ganun, di ba? Magpaliwanag siya. Kasi pag hanggat hindi siya nagpapaliwanag, walang mangyari dyan. Ibala sa kanya, no? O, Sonny Zuniga, ibala mo sa kanya yun. Dapat yun ang mauna. Norma Jalaba, wala na po dito sa Switzerland. Tagal na nilang nakuha. Oh, matagal na daw nilang nakuha sa Switzerland, no? Oh, from Hawaii, sabi ni ni Norma Jalaba. Renzi Fodinet, good evening. Pinalabas ni Marlene King, patay one na yung PDEA report na sangkot sa presasi. Dapat raid noong 2012, isang condo pinakita ng PDEA. Kaya nga, Renzi, no? Alam ko, matagal na po yan. Nabalitaan na namin yun, di ba? Pinalabas na nga rin natin yan. Marami na pong nagpakalat yan, Renzi. Matagal na yan. 2012 pa yan eh. Yan ang mga sinasabi natin, di ba? Kung talagang gumagamit po siya noon, kasi 2012, ang tagal na yan eh. Dapat sabihin niya ngayon. Magpaliwanag siya. Di ba? Kung talagang gumagamit siya noon, o di, ibulgar niya. Sabihin niya sa mga tao, I'm sorry, parang I apologize, ganun. My countrymen, I apologize. Isa po akong bangag. Ganun, di ba? Ay, nako, Diyos me, yung marimar. Tony Beskaza, maraming salamat. Nagpalipad na naman, guys. Pang ice candy kasi sobrang init. Tony Beskaza, ang init po dito sa Pilipinas, sobra po. Kaya maraming salamat. $3.99. Ayan, ang galing naman ni Tony. Ang daming ano niyan, ang daming ice candy. Ang taong bayan ang dapat gumalaw na. Yes, Tony, tama po. Good evening, Mega Love, shout out, Renz, Crazy Brooks, Virginia Giguro. Anong mapapala natin sa pinag-aawayan na dapat na lawak na dagat? Na? O kaya nga, dagat yan eh, no? Virginia Gregorio, pinag-aawayan na dagat. Este Alejandro, yung asawang Lisa ang nagsasalita. Renzi Beto Galban, good man, malagay shoutout. Norma Jalaba, mega love shoutout. Ayan, Este Alejandrino, before you, up to the present BBM PRD sa prayer rally sa Davao. Ayan. Renzi, kapatid, gandang hapon po. Ayan, happy Easter. Tony Beskaser, God bless you more. Ayan, Beto Galban. Beto Galban. Sir Fodinet, paano magpapaliwanag kung hanggang ngayon nagpupulburod pa rin kaya wala sa ayos yung ginagawa? Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko eh. Ayos. Kaya nga 'di ba may test dapat? 'Di ba may test para ma-verify talaga natin kung talagang gumagamit siya. Wala eh, ayaw nga nila eh, ayaw nilang sumagot, ayaw nilang magpa-test. Cheer Easter is over, God bless. Ay, Renzi, pinalabas na ni yung part 1 ng PDEA report. Kaya nga eh, Renzi, nakita ko na 'yan eh. Meron na alam niyo yung PDEA report, guys. Matagal na 'yan, 'di ba? Nakita na nga, pinakita na nga 'yan dati. Ang gusto natin, yun talaga ipalabas yung video. Kasi ang video, guys, yun eh. Yun yung pinaka-ebidensya para laglag talaga yung sikuting na yan. Siguradong laglag yan. Di ba? Hindi naman pwede sabihin mo lang na ganito, ganyan. Marvick, I'm sorry mga kababayan, bangag ako noon, bangag pa rin ako hanggang ngayon. Oo, mga ganon, di ba? Marvick, guys, ano? Magpaliwanag siya. Sa Supakondo, oh. Dapat gawin na lang ni PBB. Yes, bangag ako. O yun, ganun. Diba? Aminin niya. Marie Josep. Ano pa? Manguhula pa tayo? Ang problema, nanguhula pa tayo eh. Ano to, hulaan? Wala naman tayong bolang kristal. Hulaan natin. We
Mr. Brooks, maraming salamat. Oy, sa mga hindi pa pa nagtuslok, guys, nakalibutan ko. Sa mga hindi pa po nagtuslok dyan, ha, Becky naman, ha, magtuslok-tuslok naman tayo, guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe po sa ating channel at pakishare po, guys, ha, ng ating videos. Share-share lang po, guys, ha, para marami po makapanood. Maraming salamat. Sonny Suniga, ayan, Boss Foodie, di ko maniwala na may pera kasi. May pera yan, kukurap. Alexander Kasipit, anong nangyari sa mga militar? Tahimik sila, pati mga kapulisan. Sir Foodie, kailan ba ilalabas ang... Kaya nga, Cat Lover, nag-aantay nga kami kung kailan ilalabas, eh. Este Alendrino, Bongit did not take the challenge to take the test which expired Captain Dad's challenge. Yes! Wala na. Renzi, akala ko ba video ang palabas? Kaya nga Chrissy Brooks, eh. Di ba? Dapat video. Yun ang inahanap, eh. Masisira kasi tayo, guys, pag hindi talaga pinalabas yung video na yan, eh. Masisira tayong lahat, eh. Kaya kailangan natin yung video na yan. Kasi pag hindi yan na ilabas yung video, pagtatawanan lang tayo. Kailangan natin ipalabas siya sa mas madaling panahon bago pa tayo maunahan. Kasi itong mga kalaban na to, mga ano yan eh, mga gahamyang mga ngayon. Norma Jalaba, part 1 istorya lang. I hope part 2 na malika yung video bulbulo ni Kuting. Kaya nga eh, I agree po, Norma Jalaba, no? Sana po sa part 2, video na talaga. Belen Kadagan, ayan Sagban FFCI SG Abra. Napaka-importante kasi talaga nito, guys, eh. Sa totoo lang, no? Kasi kumalat na yan, eh. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po, no? Kumalat na yung video na yan. Dapat talaga ipakita para pag pinakita yung video na yan, kabahan na yan, eh. Diretso ka agad yan. Oh, sabi po ni Este Alejandrino, don't worry, Mahardika will show the video soon. O nga, nag-aantay nga kami. Pero ang tanong kasi dyan, kailan? Tsaka bilisan. Bilisan natin. Kaya nga si Kapitan Dado nag-adjust, eh. Di ba? Tinan mo, si Kapitan Dado nag-adjust sa kanyang, siya na mismo ang nag-adjust ng kanyang deadline. Kasi ang inaabangan talaga natin na deadline, guys, is June 30. Di ba? Palagi kong sinasabi sa inyo. At sinasabi ko sa inyo, may video man or wala, tuloy pa rin ang laban. Huwag tayong sumuko. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, may video or wala, tuloy pa rin tayo. Kaya di ba meron tayong inaabangan na deadline, June 30? Pero anong ginawa ni Kapitan Dado? Binago niya. Oh. Ang ginawa niya, mga kaibigan, ang ginawa po ni Kapitan Dado, guys, inano niya, inurong niya yung ano, yung deadline natin. Ginawa niyang ano, ginawa niyang April. Hindi na sa June. Kasi nga, para maunahan nga daw. Di ba? Para maunahan yung plano ni Kuting. Parang ganun yun eh. Di ba? Siyempre, pag naunahan yung plano ni Kuting, wala na. Talo na sila. Di ba? Panalo tayo. Pag nanalo tayo, guys, at talagang may sapat na ebidensya, baba kagad yung si Kuting, mga kaibigan. Diretso yan. Katulad yan sa nangyari ni Erap. Di ba si Erap kawawa, di ba? Di ba? Pero ang suggest ko lang sa inyo, no, total, lahat naman tayo nag-antay, di ba? Ang palagi kong sinasabi dito, guys, by video man or wala, tuloy po ang laban natin, guys. Di ba? Huwag po tayong mag-ano, no? Huwag po tayong mawala ng pag-asa, no? Ay, wala namang video. Tuloy lang natin, guys, kasi nga, ang pinaka-justification kasi dito, guys, yung sinasabi ni Kapitan Dado. Di ba? Kasi marami na pong nagsasabi ng mga ano, guys, eh, mga personality. Mga mabibigat na mga personality, katulad ni former Senator Cositeng. Di ba na... Di ba na napakinggan nyo naman yung sinabi ni Cositeng dito sa vlog natin? Anong sinabi ni former Senator Cositeng? Anong sinabi niya? O, gumagamit siya. At marami pag ibang nagsasabi. Si dating Commissioner Comelec, si ano? Ano pangalan nun? Yung si ano? Si Bangag, Bangag, Bangag. Bangag, Bangag, Bangag. Si Rowena Guanzon. O, marami po tayong justification eh na pwede nating sabihin, guys, na gumagamit talaga siya kasi nga
unang-una, yung sa mannerism niya, sa bibig niya, pag nagsalita siya, minsan, nag-ano-ano ba, yung parang loading, gumaganon, yung parang ngiwi-ngiwi, isa yan sa mga sign eh. Di ba? Isa yan sa mga sign na talagang malamang sa malamang, user siya, pero siguro dati pa. Kasi ang problema kasi dyan guys, mamaya at present, gumagamit pa rin siya. Under the influence pa rin siya ng ipinagbabawal na gamot, eh pangulo na siya eh. Yun ang delikado. Yun po ang hinahanap. Kaya di ba may test? Gusto ni Kapitan Dado mag-test ngayon. Kasi nag-test na dati eh. Eh, ang tagal na nun eh. Kailan pa yun? Wala pa yata ng election yun. Nag-test na siya. Oh. So, ang gusto natin ngayon, ngayon siya mag-test in front of ano everybody. Andyan yung mga doktor, andyan yung mga police, military, andyan si Tatay Digong, naka-live tayo, live sa mga media, sa YouTube, live, lahat. Para wala talaga siyang kawala. Patest siya. Hair follicles ang gamitin. Ulo ay itong buhok. Hindi na siya makakalasot nun. Ngayon, kung ano yung result nun, yun na yung makapagsabi, yun na yung ang pinaka-judgment sa kanya. Na kung positive or negative siya, yun na yung pinaka-hato sa kanya. Na magpapatuloy pa ba siya sa pagiging pangulo niya. Hindi na natin aantayin ang June. Di ba? Kaya natin inantay ang June dahil meron tayong tinatawag na GMA formula, di ba? Yung gagayahin natin yung kay GMA para po sa ating mahal na Vice President Sara Duterte para ma-extend yung term niya into 10 years. Pero sabi nga ni Kapitan Dado, huwag na natin antayin yun. Di ba? Sabi po ni Kapitan Dado, huwag na natin antayin yun. Now na, unahan na natin sila. Yan yung message. Yun yung pinakapaliwanag dyan. Tony Vasquez ay ang ordinaryong mamayan pinadrag test open pero pagpataas na official, sekreto minsan. Manufactured result. Yes, Tony Vasquez, I agree. ST Alejandrino, yes, utal-utal si BBM. Yan. Video, dap-dap. Manibigger siya. Si Miona Sorolales, si Marley, kaligit na galit sa kanyang vlog. Michael Esteban, si vlog ni TV Boss Lee. Andun ang sagot kung bakit pinipili ni BBM PI dahil nakasaad iyon sa kasunduan ng US. June lang po natin itong si Marlica na over-advertise ang video. Anong nangyari kung luma na yung noong kabataan pa ni BBM yan? June lang po natin. Yes, tama. Emily Ubit, ay cat lover, laging parang may kinakain pag nagsasalita. Yes, cat lover. Chrissy Brooks, I think our military men has the responsibility to do the right way. But weak ang duwag sila. Adorasyon espiritu, food it fake yun ang dagtest na yun noon pag lumabas ang video nito. Yes, adorasyon espiritu. Wala talaga niniwala doon kasi nga sila lang nang patest doon yung mga panahon na yun. Marami siya no, ayaw niyang pulburong test dahil alam niya na sarili niya bangag talaga siya. Smiling bubbles, why should everybody confuse us as we saw his action very obvious. Showed in public how he is bangag as I said, his sickness is maintained to be stable drugs. Gilbert De Leon, malamang gumagamit pa, wala siyang control. Walang kagulo, puno news interview ang Australian minister. Yeah, pinahiya dahil tumawa siya, tanong sa kanya. Gilbert De Leon, Este Alejandrino, next president in 2028, Mayor Bastida Duterte. Case BP Sara Duterte takes over now. Ayan po mga kaibigan, no? Ayan, JL, paano mo malaman luma ang video even though may effect pa yun kasi addicted siya means hindi pwede nag-stop na yun from taking pulboron. Vertical ban, 480 likes, ayan. So, yun lang naman sa akin, guys, no? Kaya sa akin, guys, ang take ko dyan, either may video man or wala, tuloy pa rin ako, tuloy pa rin ang laban natin. Sana po, no? Sana po, guys, suportahan pa rin natin si VP Sara. Suportahan pa rin natin ang mga Duterte, no? May video man or wala, tuloy pa rin tayo. Kasi, ang
Ako guys, naniniwala ako sa sinabi ni Kapitan Dado na marami pong mga ano guys, marami pong mga signs, no? Marami pong mga signs na makikita mo na talaga siya ay gumagamit. Kaya hindi ko na kailangan ng video. Para sa akin lang ha, hindi ko na kailangan ng video. Pero syempre, kung talagang ang pag-uusapan dito ebidensya, kailangan natin ng video. Di ba? Parang ganun yan eh. Kapag adik ka nahanap, hanapin mo. Yes, Barbie Kersiano, sabi nga nila, Gilbert De Leon, kung nasaan na Pinas at regarding the saglit kung kailan ng away palang madakop parte ng bansa. Maripik, exactly, Chrissy Brooks. Yeah, Beautiful Band, 482 likes, yes. Sa mga hindi pa nag-likes dyan, Beke naman. Ah, baka nakalimutan po natin mag-likes, guys, ha. Baka pwede po tayo mag-likes. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe po sa ating channel. At paki-share po. Ah, share-share lang tayo, guys. Adoration Espiritu, may date ang video, di ba? June lang po nito, hanap-hanapin parang joke lang daw. Ayan. Ang importante, yes, yun talaga dapat, Belen Kadangan, Sagban, FFCI, SG Abra. Yun talaga dapat. Dapat siya mates. Yun talaga ang pinakamaganda dyan. Kung wala mang video, itest na lang siya. Oo. Yan ang pinakamaganda. Kasi pag nagpa-test yan at na nalaman na natin yung katotohanan, matitigil lahat yan eh. Michael Esteban, common sense, hindi naman sila na luma, syempre new. Yeah. Beautiful Band, 484 likes. Jude Laponete, 487 likes. Kaya nga, alam mo magpapalabas sila ng video na luma eh, pagtatawanan lang sila nun. Syempre, papalabas nila bago yung current talaga na videos na gumagamit siya. Yung present talaga, present situation. Kasi pwede naman pwede ka naman may mga old videos siguro, pwede ganun. Under the Lupik, omniscient. For me, sa pinagawa nila now sa bansa, no need for be any videos. Gandang gabi po sa... Yes, tama po si Hunter Dai Lupe. Omniscient. Ay, grabe, hirap naman. Kasi book JL is natural to humans. We can't deny it. Isama sa test ang Lisatanas, Gilbert De Leon. Yung 20 as asikasuhon nila di Anggera. Yes! KB, really? June Laponete. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, ha? Baka pwede po tayo magtuslok, guys. At paki-subscribe po ang ating channel. Para po sa mga bagong dating dyan, guys, ha? Baka pwede po tayo magtuslok-tuslok, mga kaibigan. Konti na lang po, ha? Under na tayo, guys. Konting dagdag na lang, ha? Under na po tayo. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. May oras pa tayo. May konting oras pa tayo guys sa mga gusto pang humabol dyan. Alam nyo ba, bias naman tayo kaso hindi matalino totoo na hingita sa damdamin totoo ang video. Michael Esteban, ayan. Anong nangyari kung hanggang isip na lang? June Laponete. Hanggang isip na lang. Ano yun? Anong hanggang isip na lang? Erlinda Durano, suggestion ko lang, sana si Kapitan Dado na lang ang magulo. Ngayong April, lahat-lahat magkaisa at matapang si Kapitan Dado. Maghihintay lang mga tao na may mag-lead bago pa mahuli ang lahat. Nina Doward, it's about time. Ayan. 501 likes. Ayan. Belen Kaudangan, Sagban, FF Sagba. Si Ma'am Marlica, hindi sigurado hindi siguro magsisinungaling na may video. Antay lang. Oh, antay lang tayo, guys. Emma Molina, good evening. Antay lang tayo. Basta sa akin, ha. Ito sa akin, ha. Ulitin ko, ha. May video man or wala, tuloy lang tayo. Adoration Espiritu, sana matapos ng problema ng bansa.
Pag father and mother ay addict, walang pakialam kung maging mga anak. Ayan, GL for men's easy solution but for ladies mahirap. Nandito malyari, big yes, detest BBM. Now before it's too late. And under the lupe omniscient, harapan na ang pangungurakot nila kahit walang videos. Yun lang, di lang pagtugod at paghihirap ng taong bayan. Yes! Nandito malyari. Ayan, big yes, detest BBM now before it's too late. Thank you, sir, for the net sa live updates. God bless you always. Maraming salamat, Mr. Galvan. Syndicate ang namumuno sa bansa. Nako. Yan ang delikado. Yan ang pinakadelikado, syndicates. Talagang talo tayo dyan. Kaya mas maganda talaga, unahan na natin. You know? Tama si Kapitan Dado, eh. Unahan na natin. Bago pa mahuli ang lahat. Kasi yung mga yan, guys, nag-iisip din sila ng pangontra dyan. Eh. Kaya, di ba, tinan mo, binubuli, parang ginigit-git nila yung ano, yung China. Para magalit, siyempre pag nagalit yan, alam nyo na ibig sabihin yan. Salamat po sa inyo mga DDS vloggers. Hunter, Dai, Lupe, Omniscient. Siyempre, gusto nila magkaroon ng gera eh. Oh, pag nagalit na yung ano, nagalit na yung mga, yung China, oh, aatake na. Siyempre, pag umatake yan, oh, alam nyo na ibig sabihin. Declare ka agad. Oh, hindi na kalusot siya sa kanyang mga problema. Ganun lang kasimple yan, guys. Kasi hindi naman niya natupad yung mga ano niya, yung 20 pesos na kilo ng bigas hanggang ngayon. Lalo pang tumataas. Ang dami pong mga issue sa Pilipinas, hindi po niya na-address. Kaya ang ginagawa na lang niya, biyahe na lang siya ng biyahe para makaligtas siya dun sa mga pambabatiko sa kanya. Di ba? Ang purpose ng syndicate money and power, yan naman ang ginagawa. Yes, Hunter Day Lupe. Thanks po dinet. Domo arigato. Ay, John Bajalaba, domo arigato ha. For updating once again to all my beautiful kabayans. Thanks. Ingat po and God bless you all. Ayan. Maraming salamat ha. Domo arigato. Gusaymas. Norma Jalaba. Michael Esteban, matitino ang pag-iisip ng nag-aakusa katulad ng Maharlika. Hindi yan luka-luka para sirain ang pagkataon niyan. Meron lang talagang taong tunay makipaglaban. Michael Esteban. Kaya, oh yes. Dapat talaga totohanin, no? Lahat naman yan. Lahat naman tayo dito. Kaya nga kayo nandito, eh. Kasi nakikipaglaban po tayo, no? Ayaw na natin. Kumbaga tama na, nabudol na tayo, eh. Sino ba namang gusto? Sino ba namang gusto na nabudol? Di ba? Kaya nga tayo nandito, di ba? Kaya tayo nabuo dito. Kaya nandito kayo sa channel ko. Kasi nga, gusto natin, lahat tayo, pareho tayo ng ano? Pareho po tayo ng advocacy or pareho tayo ng pinaglalaban. Tanggalin si Kuting, ipalit si BP Sara. Tama? Di ba? Pareho po tayo. Kaya nga, ang sa akin lang guys, kaya nga sinabi ko sa inyo, may video or wala, tuloy tayo sa laban. Kasi nga, syempre guys, hindi tayo pwedeng huminto eh. Di ba? Kailangan, as much as possible guys, mas maganda, unahan na natin. Ganun kasi yun eh. Ganun yung sinasabi ni Kapitan Dado, unahan na natin. Gilbert De Leon, yes, putting our countrymen in danger because they ran away to Hawaii. Yes, I agree. BBM resign, Agustin Polistico. Magpatuwak lang BBM para matapos na. Oh, Maribel Casiano, Este Alejandrino, totoo yung sinabi mo, VMR. Josephine Samson, kung 2012 siya gumamit pag hindi na mawawala ang dugo, pulburon, kapitan, dugo, buhay na ngayon. Tanong mo sa doktor. Hunter Day Lupe, ingat po kayo, Foodinet. Ayan, maraming salamat po ha. Buta Galvan, 510 likes. Gilbert De Leon, BBM, no concern of Filipino people. This just using front as front. War will happen. They can run away. Chrissy Brooks, that's a prerequisite if you take the hope in education. Pag-pretend ka pa. Yes. Hunter Day Lupe, omniscient. Ayan, kung yung billions na travel nila, ibili muna nila ng water cannon. Di bawi-bawi. O mag pareho sila may canyon, no, water cannon. Gilbert De Leon praying it won't happen the West Philip. Instead China will concentrate to Tatay Digong.
ano po ito, coins? Ah, ano po ito, hindi ko mabasa. Ayan po guys, may oras pa tayo mga kaibigan. Pwede pa kayong humabol. Sa mga gusto pa po magtanong dyan, magtanong po kayo. Sa mga gusto pa mag-comment dyan, mag-comment-comment lang kayo guys ha. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga issue. Sa mga hindi pa po nagtuslok dyan, magtuslok na po tayo guys. Ha? Sa sobrang init po ng panahon, magtuslok na tayo. Uy, mag-ingit kayo ha. Sobrang init po ng panahon ha. Yung mga kababayan natin dyan. Sobrang, yan, kahit gabi na nga ngayon, mainit pa rin, no? Lalo na po sa ating mga senior citizen, sa ating mga kababayan na may edad na, mag-ingat-ingat po tayo sa sobrang init. Huwag po tayo masyadong lumabas sa, ano, no? Sa init, sa magpa-expose sa init. Ingat po tayo, guys. Kasi 41 degrees po kanina. Bukas din, ganun din. Kaya wala pong pasok, no? Kinansel po ang pasok dito sa Pilipinas dahil po sobrang init. Ayan po mga kaibigan, natapos na po ating live guys. Bukas po mayroon po tayong live. Back to normal schedule na po tayo ha. So kung wala kayong gagawin, wala kayong mga lakad, wala kayong mga engagement, magkita-kita na lang po tayo bukas. Okay? Sa lahat po na subscribe sa amin, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na-subscribe, please subscribe, comment, like, at pag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po mga kaibigan, natapos na po ang ating live mga kaibigan. No? Maraming maraming salamat po. Once again, Happy April Fool's Day. Ayan. Unang araw po ng Abril. Pero sobrang init. Ayan. Maraming salamat guys. Bye-bye. Ingat. Bukas po ha, kita-kita po tayo. See you tomorrow, Sir Foodie. Oy, malapit kayo siya. Maraming salamat ha. Lola Uyasumi. Uyasumi Nasay. Ayan, domo. Ayan. Bye-bye, guys. Ingat po tayong lahat. Mainit, guys ha. Mainit. Ingat po sa ano ha. Mutya ng Diwata. Bilin Sagban, FFCI. SG Abra. Gilbert De Leon. Lili Pakingan. Chrissy Brooks. Hunter Day Lupe. Yan. Bye-bye. Ingat. Yamada Cherry, kumbawa, Yasumi, sayonara. Tapos na kami, Yamada Cherry. Kita na lang tayo bukas.